Kumusta kaibigan at halika't ating suriin ang isang hindi pangkaraniwang mga horror films na rigor mortis. Si Chin ay isang danyal at sikat na aktor sa pelikulang Mr. Vampire na bigo ang kanyang karera at napahiwalay sa napalayo sa kanyang pamilya sa edad na pakasalukuyan sa panahon na iyon. Na walang pera na natira upang kayang bayaran ang kanyang sariling bahay ay lumipat siya sa isang malabo at malungkot na kondo na may lamang mga ilang piraso ng mga gamit. Pagsunod sa parang ipinakita ng security guard na abot niya ang kanyang murang apartment na pinagmumultuhan na numero 2442. Alam na iyon ng pamayanan mula pa nang lumipat siya ay kinandado niya ang pinto at balak niyang gundayin ang sarili. Pagtatapos ng kanyang malungkot na buhay, habang siya ay naghihikayat ng ilang mga piraso ng memorya tungkol sa kanyang kaibig-ibig na anak na lalaki ay nagbaliktanaw sa kanyang isip. Nagpupumiglas siya nang mapansin ang ilang mga masamang espiritu na nagsisikap na makuha at kontrolin ang kanyang katawan sa kabutihang palad sa sandali sumambulat ng kanyang kapitbahay na pare. Pinuputol ang taling gamit ang isang tabak at nag-e-ehersisyo na ang mga espiritu mula sa kanyang katawan gamit ang ilang magic rock. Sa wakas ay naisave si Chin bago mahuli ang lahat. Nahabang nananatili nag-iisa at desperadong hindi mapigilan ni Chin na mapanatilihin ang paggunita ng masayang nakaraan kasama ang kanyang anak, mga sandaling maya-maya agad pa manag-alarm sa pamamagitan ng ilang mga katakot-takot na ingay sa labas. Pinuntahan ito at tiningnan ngunit nalaman lamang na isang may bahay na may pagpukulang sa pag-iisip sa korito na kinukuha ang pagkain na iyon ay inaalok lamang sa Diyos at mga espiritu. Bagamat nakakaintindi ito na kung saan man sa gusaling ito, si Chin ay kailangan manatili sa isang murang apartment. Kalaunan sa gabing iyon habang si Chin ay lumabas para sa pagkain ay nakilala niya ang kanyang kapitbahay na pare, isang chef na nagpapatakbo ng isang restaurant sa ibaba ay isang mangangaso ng vampira. Nanamana sa kanyang lolo ang magic rap upang makipaglaban sa mga masasamang espiritu. Ang matandang ginang na Mary na nakatira sa isang gusali, sinisigap na bigyan ng babala si Chin ng ilang mga masasamang espiritu na sumasagi sa apartment 2442. Gayunpaman sa isang tao na nakatira sa kawalan ng pag-asa at nais na wakasan ang kanyang sariling buhay, Chin ay tila walang pakialam. Mula sa kabilang panic, Mary ay nabubuhay mapayapa. Buhay na kasama ang kanyang matandang asawa at nabuhay mula sa pag-aayos ng damit para sa mga kapitbahay. Ngunit ang gayong kapayapaan ay natapos balang araw sapagkat ang kanyang asawa ay nahulog sa isang hagdana at namatay bigla. Sa kawalan ng pag-asa at ayaw tanggapin ang pagkamatay ng kanyang asawa, ang nag-iisa na si Mary ay nagmakaawa sa isang mongke na tulungan siya. Sinusubukang ibalik ang kanyang asawa mula sa patay na ipinangako ng monk na gagawin ang pabor sa kanya at turuan ng ilang mahiwagang paraan upang maprotektahan ang patay sa katawan mula sa nagugulo. Sa panahon ng kanyang pagganap ng mahiwagang ritual sa nagtungaw na bangkay na labis sa pinagdarusan ng monk, dahil sa kanyang hindi kilala karamdaman ngunit sa kabutihang palad ay nakaganawa ang kanyang sakit sa isang special na usok. Pagkatapos ito, sumunod si Mary ng eksakto sa bawat solong akbang na sinasabi ng monge na umaasang mabubuhay na muli ang kanyang namatay na asawa balang araw, kung saan sa aktwal na sinamantala ng monge para sa ilang nakatagong layunin. Sa susunod na araw, nagkakilala si Chin ng isang batang lalaki naglalaro sa paligid ng kanyang apartment. Ay talagang anak ng hindi maayos na may bahay. Ngunit bago pa subukan ni Chin na malaman ang higit patungkol sa kanya at kanyang nataroma na ina na si Chin, ay kinilabutan upang masaksihan ng mga espiritu mula sa aswang na biglang lumitaw sa building, tila upang maisagawa ang ilang mga mission sa mundo ng tao. Ang dumadaan ng mga espiritu sa kanila, si Chin at ang dalawa ay sobrang takot kailangan natin nakahawak pa rin ang kanilang hininga.
sa ibang pagkakataon na may ambibahay at ang kanyang anak na lalaki ay naninirahan sa control room ng kuryente na nalilito pa rin doon. Nakilala niya security guard at dumating upang suriin ang may bahay at ang kanyang anak na lalaki. Ipinaliwanag ng security guard Kitchen ang apartment 2442 ay kabilang sa may bahay na siya ay naninirahan doon sa loob ng 10 taon. Kasamang kanyang asawa na magmikita sa pamamagitan ng pagtuturo sa ilang mga batang mag-aaral sa parehong pamayanan. Ngunit kalaunan ng asawang lalaki ay mabilis na ginahasa ang isa sa mga kambal na babae kalagitnaan ng kanyang pagtuturo ang asawa ay natapos sa sinaksak hanggang sa mapatay. Ang iba pang kapatid na babae na siya mismo nakatanggap ng mga makakamatay na sugat. Dahil sa gulo habang ang mabilis na kapatid na babae na balisa pagkatapos ay sinabit ang kanyang sarili sa apartment na kalaunan ay pinagbumultuhan ng kanilang galit at naglalakataas ang bunga ng takot at mapagapin ng ganong trahedya ang may bahay na pilitang tumakas sa apartment at manirahan sa control room na alam ng katotohanan. Humarap si Chin sa pari para sa tulong ng maasa na patalsikin ang masasamang aswang at bigyan ng puwang ang may bahay at ang kanyang anak subalit ang tumangging tumulong ang pari ng walang anumang kadahilanan. Kalaunan nang bumalik sa apartment ay tinamaan ni Chin ang bitag na tinakda ng monghe na nagtatangka na ipahiram ang mga kambal ni Espiritu kay Chin at ipulong ang mga ito sa loob ng hindi inaasahan. Matapos na mapapag-anginan ay naging malakas sa kontrolado si Chin. At lumaban ng marahas pagkatapos mismo ng pari ay sumali sa laban ng napapanahon kaysa sa kanila magkasamang pagsisikap. Pinatalsik nila ang aswang mula kay Chin bago sila itatakan sa isang kabinete. Mamaya, sa susunod na araw, dahil ang mga pinagmumultuhan ghost ay napatalsik, Chin ay dalhin ang may bahay at ang kanyang anak na lalaki pabalik sa kanilang apartment at mamahala upang makisama maayos sa kanila. Sa kabilang panic, pinago ni Mary ang mga pagkabalisa at muling inihiling ang monghe para sa isang mabilis sa paraan upang buhayin ang kanyang asawa ng monghe. Subalit sinabi lamang na handa na ang lahat para sa ritual ng pagkabuhay maliban sa dugo ng Birhen. Kinumbinsi ng monghe si Mary na manatiling matyaga para sa ritual sa paghahanap at binalaan siyang huwag alisin ang nakatakot na maskara mula sa mukha ng kanyang asawa. Sa kabilang panig, ang pari ay lalo nag-aalala tungkol kay Mary at sa kanyang asawa dahil hindi sila nagpakita sa pamayanan sa loob ng mahabang panahon, gayunpaman sa araw na iyon. Gayunpaman sinabi sa kanya ng security guard na ang asawa ni Mary ay maaaring patay dahil ang may bahay ay kinalakasaksi ng pagpatay sa kabila ng pag-aalilangan ng pari. Sinabi na hindi maayos sa may bahay na pakiramdam ng security guard na parang may mali. Nagpa siya na puntahan si Mary para sa isang pagsusuri. Gayunpaman, ang mahirap na security guard ay pinatay maya-maya ni Mary. Nabiglang sumubok na takpan ang kanyang asawa na matay at tiyak na hindi haya ng sino man na tumigil sa ritual na muling pagkabuhay. Kalaunan, sa araw na iyon, habang ang batang lalaki ay naglalaro sa paligid ng koridor at nangyari na pumasok sa bahay ni Mary na hinimok ng kanyang panatismo. Sa pagkabuhay na muli ay kinuha ito bilang isang magandang pagkakataon upang makumpleto ang huling ritual na may dugo ng birhen laban sa mga babala ng monghe. Tinanggal niya ang nakatakip na maskara mula sa ang patay na asawa bago itulak ang mahirap na bata sa madilim na kwarto na kinagamit upang mapanatili ang patay na katawan. Namarinig ng batang lalaki na nagmamakaawa sa loob ng kawalan ng pag-asa kahit na mahigpit na ang hawakan ni Mary ang pinuntuan na may luha na dumadalo pa sa kanyang mukha kasabay ng pag-activate ng magic compass. Dahil sa reaksyon nito sa ilang tilikas na kapangyarihan na nadaraman ng pari, ang malakas ang kasamaan at dumamadali sa apartment ni Mary. Nagulat ng gulat ay naging isang bukong gulo na may tubo na dumadaloy sa arman siya ay namangha. Halos sumisigaw na sa paghahanap ng isang kakilakilakot na bampira na hapin na matay na asawa ni Mary. Sa paglibot ng walang pakay sa loob ng apartment, ang pari ay tumigil sa namamatay na monghe na binubo ng masama at inaamin ang kanyang pagkakasala. Sa paglikha ng isang walang kaluluwang halimaw, na isiniwalat na ang monghe ay dapat na namatay ng matagal dahil sa kanyang terminal cancer sa baga ngunit nagawa niyang pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang special na usok na ginawa upang makuha ang lakas mula sa masamang espiritu. Kalaunan ay target niya ang masasamang kambal ng mga kapatid na babae na napakalakas upang makontrol sa ordinaryong mga paraan. Ngunit kailangang makulong sa labas ng isang patay na katawan na may isang maskar sa mukha kung ano pa upang makamit ang kanyang hangarin. Pinatay ng monghe ang asawa ni Mary na nagkubli ng isang aksidente at kalaunan ay nilokos ni Mary upang matulungan siya sa pangalan ng muling pagkabuhay. Ngunit sa halip ay tinangka upang himukin ang kambal ng mga kapatid na babae.
Sa loob at seluin sila para sa pagsipsip ng enerhiya. Hindi inaasahan ng ni Mary ang nakatakip na maskara at pinapakain ito ng dugo ng birhen na pinagalagawang isang tumatalo na vampira. Ang patay na asawa at hinayaan itong tumakbo palabas ay pinapakita na ang mga espiritu na bumibisita sa mundo ng tao. Talaga na misyon na dalhin ang mga patay sa mundo ng aswang na kung saan gayunpaman ay tinago ng monghe para sa kanyang masamang hangarin na malaman ng katotohanan. Hinihimok ng pare si Chin na sumali sa labanan at umuwi upong kunin ang kanyang mga sandata sa pangangaso ng vampira na ipinasa ng kanyang pamilya sa maraming henerasyon. Sa kabilang panik habang hinahanap ng kanyang anak, saan man ang hindi maayos na may bahay ay inaalis ang takip sa pagkabinete upang palayain ng pusa ang mga kambal ng espiritu at kalaon na nilaman na lamang na ang kanyang anak na lalaki ay pinatay sa galit at kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang hampasin ang vampira para makapagigan. Ngunit napatay ka agad, nagpakita si Chin at kinokontrol ang vampira gamit ang apoy. Pasamantala ang vampira, subalit kalaon na nasakop ng mga gumagalang masamang kaluluwa na tuwin na magkakapatid na naging sanhi nito upang maging mas malakas pagkatapos ng kaluluwa nito. Bilang isang resulta, madali na nadaig ng vampira si Chin at masama ang pagkit sa kanya bago siya kumuha ng anumang pagkakataong makalaban. Pabalik pagkatapos ay nagpakita ang pari sa kanyang mga tool na pangangaso sa pinaplano ng talunin ang tumatalo na vampira sa tulong ni Chin lang i-backup sa kanyang magic trap. Nawala ang isang braso ng pare sa sumusunod na laban na si Chin ay nagtayo ng kanyang tapang at tumayo sa makapangyarihang vampira matapos ang maraming pag-ikot na mabangis na labanan. Subalit ang vampira inadaik si Chin na papatayin siya agad na nakakasilot ng isang silag na sikat ng araw kahit na nakusakan ay kisingin ng lakas ng vampira. Ang pare ay may plano pagkatapos ay itali niya ang vampira at nagawang idrag ito sa labas na madilim na gusali habang nananatili sa ilalim ng sikat ng araw. Ang vampira ay nasunog at lumuho sa apo. Kalaunan si Mary ayaw humiwalay sa kanyang minamahal na asawa ay hiniwa ang kanyang lalamunan upang muling makasama ang kanyang asawa sa huling eksena. Gayunpaman ay pinakita na kapag si Chin ay lumipat sa kanyang apartment, ang pari na talagang ang chef na nagtatrabaho para sa isang restaurant ay pinupulo dahil sa kanyang katamaran. Ang security guard ay nagliitlipwal ang puso sa kanyang tungkulin at ang may bahayan ng kanyang anak ay pauwi habang si Mary kasama ang kanyang asawa ay pumanaw na alungunguna pa sa pag-aayos sa mga damit na nag-iisa sa kanyang tahanan. Inilahad na iyon ang totoong mga eksenang nangyayari sa nabigong aktyon na si Chin. Habang ang mga pangyayari sa vampira ay nilikha ng kanyang namamatay na isip sa proseso na pag-agaw sa kamatayan kumpara sa kanyang ilusyon na mundo kung saan siya ay kumikilos bilang isang bayani ng pangaso ng vampira. Muli tulad ng ginawa niya sa kanyang pinakamahusay na pelikula bago bumalik sa totoong mundo kayo pa man, si Chin ay napuno ng kanyang kabiguan at pinili na wakasan na ang kanyang miserable na buhay. Muli, ito ang inyong si Sweet Abby Channel, nagsasalin sa wikang Tagalog at lagi nagpapaalala maging alerto at mag-iingat sa buhay. Maraming salamat po. Huwag lamang pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang update. Hanggang sa muli!